Yo, what's up mga kayo Cubs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. At syempre narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan tong ating video, mga bayang ka-race time, make sure dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Pakihit na rin po yung notification bell at bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong araw mga ngayong gabi mga bayang ka-race time, mayroon tayong muling konting silip, giya at race analysis sa karera para po ngayong araw ng Linggo. Have a blessed Sunday po sa inyo lahat mga bayang karerista. September 17, 2023, 4-day racing dito po sa Metro 12 Malbar, Batangas, at meron po sila inihanda muling 8 races na magsisimula po sa ganap na alas 2 ng hapon. At meron tayong dalawang assignment ngayong araw ng Linggo mga bayang karerista. Meron tayong winner take all double carry over amounting of 4,793,864.64. At syempre meron din tayong pick 6 carry over po amounting of 285,421.49. Kaya tingin ko magkakalakasan yung karera ngayong araw ng Linggo mga bayang karerista. At sana mapasama tayo sa mga winners po nito mga carry overs at makadihado din po tayo bayang karerista. Na syempre hindi ko na rin po mapatagal pa ating mga silip at giya. Pupuntahan na natin agad dyan po yan matapos lamang yung ating maikling patalastas. Kaya let's go mga kayo Cubs! Ano na ba ang pinaganda at pinalakas na super game? Mas madaming larong pwede pagpilian. Ang dami rin magkukuha ng bonus chips, VIP King, Invitational Bonus, Lucky Guy, Daily Bonus, madaling mag-cash in at syempre madali rin mag-cash out. Kaya ano pa inaantay nyo? Download and register at manalo na. Super! At gaya nga po nang nabanggit ko kayo na sa ating intro ay meron tayong 8 races ngayong araw ng Linggo. Maganda yung ating lineup ngayong araw ng Linggo mga bayang karista. Meron tayo ditong dalawang 1,000 meter tapos yung rest po ng karera natin is 1,400 meters na. Maraming matataas na grupo dito. Katingin ko magandang karera at exciting race itong ating Sunday racing. Pagpaumanhin mga bayang karista ko medyo inoolat siya ating mga nagdaang giyan nito mga nagdaang araw at talagang medyo ang hirap na kada. Biruin nyo nga po, nag-double carry over po yung winner take all. Sa pagkakapanalo po kanina ni Manang Biday, talagang inaalat si Jumbo. Bayang karisa, laging inaabot sa 1,000 meter. But I hope next week, sana makaraos na. Tingin ko konting buenas lang yung kabayan na yun. Tingin ko mananalo na rin yung si Jumbo. At yun mga bayang karisa, simulan ko na po yung ating mga konting silip at giyan ngayong araw po ng Linggo. Wala nang patumpit-tumpit pa siyempre. Good luck po sa inyong lahat. Happy racing and start na po tayo. Race number 1, start na ating first peak 5 event. 1,400 yung ating distansya. Pilra Kong Waiting Beast Class 3, 40 to 46. Meron lamang tayong limang kalahok na maglalaban-laban dito sa karera na ito. First choice ko, pwedeng magdala ng Marte. Tingin ko pwedeng solo taga ito dito. Galing ito sa panalo last time. Numero 2, Palawig. Narerendahan po ngayon ni Patty Dilema. Last run sa 1400, may 124.4. Nanalo po to sa rating base 34 and 39. Umakyat po siya ng grupo dito. At yun po ng September 2, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Full Combat Order. From JB Hernandez, isa po, Patty Dilema ang rerenda para sa ating speed horse na numero 2 na si Palawig. Second choice ko, stakes race campaigner, horse to beat, the Grey Galloper, numero 1, Don Julio. Narerendahan po ngayon ni RC Susan. Ito na, ipanalo ni RC Susan to last month. Meron tong 124.6 sa isang rating base, 34.39, 1400 meters po. Umakyat din doon grupo dito. At yun po ng July 30, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Bravo. Same rider pa rin tayo dito, RC Susan. Para sa ating numero 1 si Don Julio. Last official na nito mga bayang karisa, talo po ito kay Boss Emong kung hindi ako nagkakamali. Si Boss Emong po yung nakalaban niya. Race number 1 po, bayang karisa. First chase ko po muli, magdadala ng marcha. Pag napabayaan, tingin ko may kalalagyan sila. Numero 2, Palawig. Second choice, horse to beat numero 1, Don Julio. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 2 kung saan magsisimula yung ating winner take all na merong double carry over amounting of 4 million plus yan bayang karerista. Isa itong Pilra Kong Waiting Beast Class 4, 22-27 split. 1400 muli ating distansya. Meron tayo ditong 9 runners but 8 in betting number lamang po.
First choice ko, maaari magdala ng marcha kung sakaling walang makakadikit o mapapabayaan. Tingin ko, kayang tumapos ito kasi mataas yung grupo talaga nito. Numero 8, biglang buhos na rerenda po ni Boji Henson. Si biglang buhos ay mayroon lamang 128.4 last run. Dumating itong pang-sampu sa isang rating base 22-27 din. At yun po ng September 2 kung saan ang nanalo sa karera na yun, yung kabayong si Chocolate Thunder. From Apprentice C.A. Reyes, this time po, Boji Henson ang rerenda para sa ating matuling kabayong numero 8 na si Biglang Buhos. Second choice ko, numero 7, Lucky Leia, narerenda ang pumuli ni Danny Boy Camanero. Baka ginamayan lang ni Danny Boy Camanero to. Last run po, segunda po ito, via photo finish, nagkatalo sila ni Special Officer. Meron tong 126.6 last run, sa rating base 22-27 din po. At yun po, last week lamang, September 10, kung saan nakalaban nila doon yung kabayong si Secret Service. Same rider tayo, second time around, Danny Boy Camanero. Para sa ating numero 7 na si Lucky Leia. Sinasama ko pong third choice, Horse to Beat, couple entry 1 and 1A, Red Soul with Jomer Estorque and 1A, Baba Boom with Dodong Villegas. Itong dalawa na to, last run na tumakbo din. Meron namang 126.6 si Red Soul last time, dumating itong pang-apat. Sa isang rating base 22-27, bayang karista doon po sa karerang napanalunan ng kabayong si Chocolate Thunder noong September 2. Team rider pa rin tayo dito, Jomer Estorque. Para sa ating numero 1 na si Red Soul. Samantala ito namang si Baba Boom, siya po yung segunda kay Chocolate Thunder last time. Meron tong 125.8 sa 1400, same rating base po, same date, September 2, at same rider din, Dodong Villegas, para sa ating 1A na si Baba Boom. Race number 2 po, bayang karalisa, start na ating winner take all. Kung may napupusuan pa po kayong isama, dagdag na lamang po tayo. First choice ko po muli, numero 8, Biglang Buhos. Second choice, numero 7, Lucky Leia. At third choice, yung Horse to Beat na couple entering 1 and 1A, Red Soul and Baba Boom. Good luck po. At libat na po tayo dito sa ating race number 3, kung saan simula ito na ating pick 6 na meron din pong carryover amounting of 200,000 plus po bayang kalorista. Sa itong 3-year-old maiden race, 1,000 meter ating distansya, meron tayong 6 na kalahok na maglalaban-laban sa karera na ito. Dito po, first choice ko, numero 4, Pay the Lady. Narerenda po ni C.A. Reyes. Alam po, stakes race, tumatakbo to mga bayang kalis. At saka, may akin tulin to sa unan. Kung baga, parang stakes to tumakbo noon eh, kung ako nagkakamali. Pero last official run po nito sa 1400, meron lamang itong 131.4. Dumating po itong pangwalo sa isang 3-year-old maiden noong June 25, kung saan nanalo po rin sa kaira na yon yung kabayong si Flamenco Das. From Patty Dilemma, design po, Charles Reyes ang rerenda para sa ating numero 4 na si Pay the Lady. Second choice ko, Horse to Beat. Last time medyo kinapos na to, tingin ko. Numero 3, Top Tiger. Narerendahan po ni Elvin Abrea. Last run naman tong si Top Tiger, may 128.2 sa 1400. Nasigunda po to sa isang 3-year-old maiden noong September 6, kung saan tinalo po siya doon nung come from behind na kabayo imported na si Israel. Same rider pa rin tayo dito, Elvin Abrea. Para sa ating numero 3 na si Top Tiger. Race number 3, bayang kalista, maiden race. Kung may mga tagupapreba dito, kaya kung may nasisipat pa kayo magandang pangdihado, dagdag na lamang tayo. First choice ko po muli, numero 4, Pay the Lady. Second choice, Horse to Beat muli, numero 3, Top Tiger. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 4. Start naman ang second set ng pick 5, another 1,000 meter. Pilracom waiting base class 5, 6, and 10 split. At meron tayong 8 runners na maglalaban-laban dito sa karera na ito. Dito po, first choice ko, numero 6, Mustang Sally. Narerendahan po ni JT Pabilik. Wag lang maiwan sa alisan or sumalidala na maayos. Tingin ko mapwede nang makachamba to dito kasi 1,000 meter na lang yung distansya. Huling takbo, may 128 flat sa 1,400. Dumating itong pang-apat sa rating base 6 and 10. At yung po ng September 3, last race, kung saan nang nanalo po doon yung nayamadong si Sultanov. Same rider pa rin tayo dito, Alison Pabilik. Para sa ating numero 6 na si Mustang Sally. Second choice ko, maaaring magdala ng marcha. Numero 7, Sun Moon Lake. Narerendahan po ngayon ni JB Hernandez. Itong si Sun Moon Lake, may 128 flat sa 1400. Kung saan nasigunda to noon sa isang rating base 6 and 10. At yung po ng August 18 naman, kung saan tinalo po siya doon last race ng kabayong si Johnny Bunny. From Boji Henson, this time po, Uno Hernandez ang rerenda para sa ating numero 7 na si Sun Moon Lake.
Isinasama ko pong third choice, Speed Horse din, Grey Galloper. Baka makachamba, wala sa kikito ito, bayang kanalista. Numero 1, Aspicious, narerendahan po ngayon ni Danny Boy Camaniero. Ito si Aspicious, eh, may 101.8 to sa 1,000 meter, kung saan nanalo po ito noon sa isang rating base 5. At yung po nung August 6 naman, tinalo niya po doon yung kabayong si Awesome Call. From JB Hernandez, this time po, Danny Boy Camaniero ang rerenda para sa ating Grey Galloper na numero 1 na si Aspicious. Race number 4 po, bayang kanalista, 1,000 meter ha, may mga 1,000 meter natin kanina, eh puro, kadalasan, puro derimate yung nanalo, kaya kung may nasisipat kayong magandang lihadong derimate, eh, huwag niyo pong kalimutan, isama na lang mga bayang kanalista. First choice ko po muli, numero 6, Mustang Sally. Second choice, numero 7, Sun Moon Lake. At third choice, yung numero 1 na si Auspicious. Good luck po. At narito na tayo sa likod ng ating programa, ating race number 5, kung saan paratingan ito ang ating first pick 5. Start naman ng ating pick 4 event. Sa itong Pilra Combating Base Class 4, 1621 split, 1400 na po yung ating distansya at meron tayong 9 runners na maglalaban lamang ito. Medyo mahirap na kalera ito, bayang kalerista talagang maraming may panalo sa grupo na to. Pero dito ako, first choice ko, numero 3, Isaiah. Nare-rendown po ni John Anthony Gucci. Last time sinubukan na to, bandera to noon. Meron itong 129 flat sa 1400. Dumating po itong pang-8 sa isang rating base 1621 at yun po ng August 25 kung saan ang nanalo sa karera na yon yung kabayong si Dugong Bughaw. From Ison Bautista, this time po, John Anthony Gucci ang rerenda para sa ating numero 3 na si Isaiah. Second choice ko, baka nag-aabang lang ng tamang tiempo. Numero 5, Electrify. Narerendahan po ngayon ni C.S. Fare Jr. Ito naman, last run may 126.4 to. Noon, mga bayang karisa, sa isang rating base 22-27 pa po, anasigunda po ito nung July 15, kung saan tinalo po siya doon ng kabayong si Atomic Bomb. From J.G. Serrano, this time po, C.S. Fare ang rerenda para sa ating numero 5 na si Electrify. Last time, talo rin po ito, mga bayang karisa, kay Bebang po ata nitong last Sunday lamang, si O'Neal yung point sa kay. Isinasama ko pong third choice, ito nandun din sa karera nila Bebang last time, numero 7, Colony Bell, narerendahan po ni Patty Dilema. Pabs M. Caballero na po pala rerenda this time kay Colony Bell. Itong si Colony Bell ay may 126.6 sa katawan to. Meron tong natarsera po ito noon sa rating list 22 and 27. Bagong baba po yan, dalawa na yan dito sa grupo, bayang kalerista. At yun po ng August 20, kung saan nakalaban niya po sa karera na yun, yung kabayong si Silab. From Patty Dilema, susubukan ngayon kay Pabs M. Caballero ang renda para sa ating numero 7 na si Colony Bell. Race number 5 po, bayang kalerista, ito medyo magulong kalera, kakalat yung spread. Kung may nasisipat pa kayo magandang pangdagdag, eh, meron tayong mga carryovers, eh, dagdag na lamang po tayo. First choice ko po muli, numero 3, Isaiah. Second choice, numero 5, Electrify. At third choice, yung numero 7, si Colony Bell. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 6, another 1400 meters, Pilra Combating Base Class 4, 28 and 33 split. Meron tayong 8 runners na maglalaban-laban dito sa karera na ito. First choice ko rito, last time segunda to, medyo magagal na yung mga nakakalaban ito palagi. Numero 1, Atomic Bomb, narerendahan po ni ni JB Hernandez. Ito pong si Atomic Bomb, eh last time, na segunda, meron tong 126.6 sa isang rating base 28-33 din po. At yung po ng September 8 naman, kung saan tinalo po siya doon nung kabayong si Open Billing. Same rider tayo rito, regular jockey JB Hernandez, para sa ating numero 1 na si Atomic Bomb. Second choice ko, numero 5, Bad Boy MJ. Narerendahan po ni Danny Boy Camaniero. Ito medyo nasabak lang sa malalakas na grupo. Pero tingin ko baka nagkaroon na experience to. Baka makachamba rito. Last time kasi medyo sumugod na din to dun sa karera nila Open Billing. Meron tong 127.2 dun nga po sa karera nila Open Billing last time. Dumating itong panglima sa rating base 28-33. At yun po ng September 8 din kung saan si Open Billing nga po ang nanalo. At same rider pa rin tayo, second time around, Danny Boy Camaniero. Para sa ating numero 5, si Bad Boy MJ. Isinasama ko pong third choice, baka nagpagpag lang ng kalawang tong kabayo to, galing kasi sa mahabang-mahabang pahinga, tsaka kayo na nakadihado yung kwadra nito eh. Numero 7, Golden Charger, imported horse, narerendahan po ni Patty Dilema. Ito namang si Golden Charger, may 127.8 na preba, medyo hindi nalalay sa dalawang nabanggit ko kanina, pero ito po, dumating pa po ng panglabing isa, sa isang rating base 34 and 39, bagong baba siya dito sa grupo, at yun po ng September 10, kung saan ang nanalo po roon last race, yung kabayong si Under Pressure. Same rider pa rin tayo dito, Patty Dilema,
para sa ating numero 7 na si Golden Charger. Race number 6 po, mga bayang kalarista. Kung may napupusama po kayo muli, dagdag na lamang tayo. First choice ko po muli, numero 1, Atomic Bomb. Second choice, numero 5, Bad Boy, MJ. At third choice, yung numero 7, si Golden Charger. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating penultimate race ngayong araw po ng Linggo, race number 7, another 1400 meters, field record waiting base class 3, 47 to 53, split bracket, at meron tayo ditong 9 runners but 8 in betting number lamang po. First choice ko po dito, last time naka-upset to, kung sakaling mapapabayaan din sa unan, baka kayang umulit pa. Numero 5, Asyong, narerendahan po ni Boji Henson. Last run ay may 125.2. Nanalo to sa rating base 40 to 46. Umakyat po ng grupo to dito. At yung po ng September 9 naman, kung saan na-upset nga po niya doon yung outstanding favorite na si Prime Billing. Same rider pa rin tayo dito, Boji Henson, para sa ating numero 5 na si Asyong. Second choice ko, numero 2, Euro Clinton to. Pag magaling yung kalaban, magaling din manakbo to. Narerendahan po ni Ryan Basse. Itong si Euro Clinton ay may 111.8 naman to sa 1200. Kung saan nanalo po to noon. Sa isang rating base 40 to 46, umakyat din ng grupo to dito. At yung po ng August 9 naman, tinalo niya po doon yung kabayong si King Hans. From Patty Dilemma, this time po, rerenda, R.A. Basse. Para sa ating imported horse na numero 2 na si Euro Clinton. Isinasama ko pong third choice, numero 1, Attractive Force, na rerendahan po ni Patty Dilemma. Ito pinili ni Patty kaysa kay Euro Clinton eh. Meron tong 124.8 sa 1400, bayang karisa kung saan dumating itong tercera. Same rating base po, 47 to 60 pa, medyo mataas pa ng ilang points yung kanilang grupo. At yun po ng September 3, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Modern Kong. From Elvin Abrea, this time po, Patty Dilemma na ang rerenda. Para sa ating numero 1 na si Attractive Force. Ito pwedeng isunod lang, mga bayang kalisa. Pwede namang hindi iuna to agad. Baka isunod lang to sa mga nasa unahan. May remate na po ito ngayon. Race number 7. Penultimate race ngayong araw ng Linggo, bayang kalarista. First choice ko po muli, numero 5, Asyong. Second choice, numero 2, Euro Clinton. At third choice, yung numero 1 si Attractive Force. Sorry. Good luck po. At narito na tayo sa ating last and final race ngayong araw po ng Linggo. Paratingan po ito ating mga carryovers po. A winner take all pick 6, maging yung pick 5 and pick 4 event natin. Isa itong field recommending base class 4. 34-39 split, another 1400 meters. Meron tayong 13 runners na maglalaban-laban. Dito po, first choice ko, horse to beat. Sigurado ako semi-outstanding dahil galing sa stakes race to. Imported horse numero 5, Payrolls Treasure. Narerendahan po ni O'Neill P. Cortez. Last run, meron tong 140.4 na nalito sa isang milyang karera. Special race nung August 27, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Daily Burn. Same rider pa rin tayo dito, O'Neill P. Cortez, para din sa ating numero 5 na si Payrolls Treasure. Siyempre, mga bayang kaysa, hindi maiwasan yung upset, kaya magsasama tayo ng mga pwedeng maka-upset, baka sakali lamang. Second choice ko po, numero 11, Full Combat Order. Narerendahan po ni Joel Shego. Itong kabayan to, laging nabibitin to eh. Baka tingin ko, nag-aabang lang ng malakas na laban eh. Meron tong 112.4, nanalo to sa 1200 po noon. Rating base 28.33. At yun po ng August 4, kung saan tinalo niya po doon, si Luke Skywalker. Same rider tayo rito, ay sorry. From JT Pabilik. This time po, Joel Shego ang narerenda. Para sa ating numero 11, si Full Combat Order. Na last time, segunda rin to, last race, kay Under Pressure. Isinasama ko pong third choice ito, madalas makadihalo ito si King Flores eh, baka makachambox, baka sakali lang lamang kursunada niyo po. Numero 9, Bravo, narerendahan nga po ni JD King Flores. Itong si Bravo ay may 125.8 sa 1400, kung saan nasegunda to. Same rating base na rin, 34-39, at yun po ng August 27 din, kung saan tinalo po siya doon ng kabayong si Brother Sun. Same rider pa rin tayo, JD King Flores, para sa ating numero 9 na si Bravo. Last and final race po, mga bayang kalarista. Kung may napupusuan pa po kayo, paratingan po ito eh. Dagdag na lamang po tayo. Madalas po nagkakaroon po na upset talaga sa mga outstanding favorite natin. First choice ko po muli, horse to beat numero 5, Payrolls Treasure. Mga pwedeng tsumama po. Second choice numero 11, Full Combat Order. At third choice pang dihadong numero 9 na si Bravo. Good luck.
Yun po mga bayang karerista at ang ating mga kayokabs ay natapos na itong ating video na ating konting silip at giyang ngayong araw po ng Linggo na sana po ay makapasama tayo sa winners ng mga carryovers po natin, take all and pick 6. Ganun na rin yung mga pabutin po exotic bets, pick 5, pick 4, maging yung DD1 na sana po makadihado tayo. Maganda yung ating lineup mga bayang karerista at I hope sana po makapasama po kayo sa mga winners ng ating mga carryovers ha, para magkaroon man naman tayo ng maagang pamasko mga bayang karerista. At muli, ako po ay humihingi ng paumanin sa inyo at pasensya kung hindi po natatapat yung ating mga giya kasi may mga iba pong nagko-comment sa ating video na hindi po magaganda kasi po kung talo yung mga giya po natin eh may nasasabi po sila, pero once naman po na maganda yung ating giya mga bayang karista eh wala ka pong makikitang comment sa mga nagko-comment na yon kahit pasalamat man lang. Pero oh, ganun pa man po eh sanay na po ako mga bayang karista, sa tagal ko pong nag-YouTube na halos lahat na po ng bashers eh nakasalamuha ko na at naka-encounter ko na, kaya okay po sa akin, wala pong problema. Ginagawa ko pong inspirasyon yung mga nagbabash din mga bayang karista. Kaya muli, ako po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel. Kasi po ito pinapaalala ko lagi sa inyo na sariling aral ko lamang po ito, kuro-kuro at opinion po sa karera. Maaari nyo pong sundin, kung hindi nyo po kursunada, skip na lamang po or huwag nyo na pong sundin yung aking giya. Dahil ito yung sariling aral ko lamang bayang karista, wala pong balita sa loob to. Wala po sa mga kaibigan natin dyan sa about sa karera. Ito yung sariling kursunada ko lamang po at opinion. Pagdating po ng tayaan sa takila, siyempre mas mananay po yung nasarili nyo pong napukusuan mga bayang karerista. At siyempre, kayo pa din po yung masusunod. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel. At makakaasa po kayo sa mga dating nating karera eh. Makakachamba po tayo ng mga yummy dividends. One for the day. Mister, kanina yung one for the day ko, medyo nalucha kasi sa una, kaya natalo si Steady Cat. Pero I hope next week or next mga racing days natin ay mabigyan ko kayo kahit long shot po na 1 for the day, ibibigyan ko po kayo mga bayang karista. Lalo na yung mga bayang karista natin dyan na diadistang always nakatutok dito sa ating YouTube channel. Muli, mabuhay po kayong lahat bayang karista and have a blessed Sunday po sa inyong lahat. At yun po, hanggang dito na lamang po tayo. At magkita kita lamang sa susunod ko pong upload na video. Ito po ang inyong lingkod, Master Nikin, na always pong nagsasabi sa inyo at nagpapaalala na ang karera po ngayon eh dapat po libangan lamang. Dahil ito'y tsambahan lang at tapat-tapat lang. Minsan swerte, minsan malas. Pero pag pinaibigan tayo siyempre ng nasa taas, huwag natin kakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong tayo bayang karista sa ating kapwa. Kahit sa simpleng pamamaraan lamang po. Ika nga, share your blessings po sa inyong lahat mga bayang karista. Good luck po muli sa inyong lahat and have a blessed Sunday. Sa mga pupunta po ng OTVs para maagang pumila tumaya kasi meron tayong mga carryover. Stay safe everyone po sa inyong lahat. God bless bayang karista, lalong-lalo na sa 100% natin diyang mga solid na mga kayokabs.